We are awake. May sound na tayo dyan. We are awake. We are awake. Naku, hinoko talaga yung isang lalaki. Hinatak ko siya ganyan. Eh, ang laki niya eh. Hinatak niya, inyapal pa. Ang asawa, napapalitan. Pero ang anak, di ba yun, di ba? She's a beautiful person. In and out. Totoo yan. I really would like to see you as the next national artist. At kung may galit kayo sa kanya, huwag niyo kami idadamay. Dahil kung hindi niyo kailangan ng asawa, kailangan namin ng ama! Lagi kong inuukat ang nakaraan, kaya siguro nahihirapan akong harapin ang kasalukuyan. Iyak ako sa'yo. At hayaan niyo, hindi ko kayo magsisisi sa ibinigay ninyong honor sa akin ngayong gabi. Bakit ba gusto niyo natala ng gusto ninyo ang masusunod? Well, if you're ready, I am. Wow! Pupunta tayo sa kanyang lugar and I'm very excited about it. Hello guys, we're here! Finally po! The one and the only, the one and only Diamond Queen and Diamond Star, Miss Maricel Soriano. We are awake! May sounds na tayo dyan! We are awake! We are awake! Hello friends! Welcome po sa ating channel, the Sneaky Serna channel. Nako, itong episode po natin na ito, medyo nininervous po ako na excited, but more of excited po ako kasi ito pong ating special guest. 20 years na po kami hindi nagkakasama. Mga kaibigan, I would like to proudly introduce to you my sister, my friend, I'm proud to say. My long-lost sister, Miss Maricel Soriano. Hello! I'm so happy I'm here. And I'm very, very happy naman na you are here in my channel, madam. Siyempre naman. Okay. Ikaw Siyempre. Talaga, okay? Ang introduction, napakahaba, di ba? Kasi naman, ha? Siyempre naman, di naman ay ano, galing sa puso. Totoo naman, sincere. Alam ko naman yan, Kuki. Nagmamahal naman tayo. Hindi nyo nga lang ho alam. Kaya lang, ngayon, alam mo yan. Now you know po na kahit na kami ho nung araw ni Sel, di ba Sel, parang pinagaano ho kami, pinag-aaway. Mm-hmm. Medyo iniintriga po kami dalawa. May mga kanya-kanyang kampo kami nung araw. Alam niyo ho nung araw kasi usok-uso yan, di ba Sel? Yung, correct me if I'm wrong. Yung bang pagka, kasi konti lang ho kami mga artista nung araw ng mga 80s. Parang gusto ho ng mga fans yung may talagang masigabong kompetensya. Tapos yung talagang solid po yung mga tagahanga namin noong araw. So, iba yung mga fans noong araw sa mga fans ngayon. Kasi yung mga fans noong araw, sobrang dedication nila. Yung unconditional love na binibigay nila sa amin, ibang klase. Kaya hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila. Oo, at nadagdagan pa nga. Totoo, Ansel. Ansel, nalala mo ng mga bata tayo, siyempre, marami tayong pelikulang nagawa. Ay, oo. Ang dami. Grabe. Di ba, Sel? 3 years old, 4 years old, mga 5. 5 years old. 6 years old. Ginawa ho namin ng daddy's... My heart belongs to daddy. Kasama ho si Tirso Cruz III. Ang lolo po namin. Di ba? Ako naman. At ngayon ho, parang on that light, naisip ho namin ng team na magkaroon tayo, Sel, actually, may parang silang kinulate na mga pictures. Tapos, magbibigay daw tayo ng ating mga... Stories. Oh. Thank you, Sel. Behind the pictures. Oo, oh, sige. Tingnan nga natin. Maganda yung tingnan nga natin kung meron pa tayo. Tingnan nga. Ay, nako. Mm-hmm. Alam mo na, underage. Uh-huh. Diba? Tayo yan. Nagsimulaan lahat. Diyan nagsimulaan lahat, di ba? Nagbe-makeup na tayo yan. Kasi dapat marunong kami mag-makeup para hindi sayang.
Saka tinuturuan kami magtipid para daw pag walang makeup artist, kaya daw namin mag-makeup. Totoo. Kaya namin ayusin ang buhok namin, yan, yung mga ganyan. Pero sa napansin ko nung mga bata tayo, talaga kay ni Dina ang galing. Bakit? Maruno na kayo yung mga eyeshadow, kilay. Oo. Kilay is life. Ang galing nyo. Pero ako hindi talaga ako maruno masyado. Hindi ba talaga? Ano na yun? Oo. Hindi masyado. Yung ano lang ako, lip cheek tint. Tapos yung konting highlighter. Ayun, yung kilay parang hindi ko pa ma-master. Kasi kiki maganda ka lang. Wow! Narinig niyo yun, ha? Coming from the Diamond Star herself, ha? Because maganda raw ako. Okay, tingin-ingin. She's a beautiful person. In and out. Totoo yan. Kaya hindi mo lang ako magsasalita dito ng hindi totoo. Alam mo yan. Sige, Cookie. Kamahal-mahal na tao. She's a baby. Ayan, kaya baby ko yan. Mommy! Wow! The story of an... Schoolgirls. No? Naku, dami rin kwento dyan. Ano, naku, yung kanina nga kwento kasi, di ba? Mm-hmm. Yung may gumanyan sa Cookie kasi. Parang, alam mo yung niloloko kami. Ginagawa kami aso. Naku, kinuha ko talaga yung isang lalaki. Hinatak ko ng ganyan. Ang laki niya eh. Hinatak niya, inapal ko. Ginakatakim siya. Sabi, huwag mo kami mabastusin ha. Nakahanap buhay kami. Diba yan ang personality, yan ang character ng isang Marisol Soriano. Palaban. Oh, no. At saka talaga ipagtatanggol niya ang mga kasama niya sa trabaho, mga mahal niya sa buhay. Ganyan si Marisol. Ang tapang, wala akong masabi. Ay, oo. Ayaw ko lang mabastusin tayo iwan, kasi hindi naman tayo kabastos-bastos ng mga correct, tao. Correct. Nagkahanap buhay tayo naman. Tama naman. Nananahimik kami, tapos bigla ba naman akong ginawang aso. Actually, hindi nga si Maricel ang inaano nun, di ba, Sel? Ako, si Cookie yun eh. Na siguro kasi akala na yung masyado bang sweetie-sweetie and everything. So, merong, what? Gumanon nga. Oh, hala, eh di ginanon siya ni Diamond Star. Oh. Nahimik siya. Ay, ang next. Next one. Summer Love. Naku. Uy, Summer sino Love. Yung naka-ano na yun? Yung nakadikit kay Gabby. Nakadikit kay Gabby talaga. Ay, sorry! Uy! Sel, ang ganda mo naman dyan. Super. Diba? Ang arte mo. Kakainis. Super. Hindi, ang nainis ako sa pagkasabi ko. Super. Ito, ayun o. Ayun si Cookie o. Kasama ni Alv. Ah, ni William! What? Si William ba yun? Binaliktad pala. Exchange deal. Yung sinekwento ko sa'yo na, oh, Carol, I'm at home. Sabi yan, tapos dayan. Hindi ko na masyado makalala yan, Sel. Ang ganda ng movie natin yan. Wet Your Lips, Feel Beautiful. Ayan na, ako. Yun naalala ko, Greg Elwood. Ay, nako. Kasi kami nung araw, iba. Kami lagi, kailangan, bukod sa paghusaya namin yung ginagawa namin, kailangan, pumatok sa takilya ang pelikula namin. Kasi doon kami binibase, eh. Sa pag nag-hit yung movie, di ba, Cookie? Hindi nakakatakot, di ba? Totoo. Kasi pag hindi nag-hit, paano na? May next movie pa ba tayo? Totoo, Sel. Para bang you're good as your next film, at your last film. At saka yung isa pa, nung araw kami, parang ang laki ng demand sa amin nun. Pagka mga naka 10 million ka, ano lang yun sa atin nun, di ba, Sel? Parang, ano ba ang tawag natin doon? Mild hit. Ayan. Wow! Oh. Eh, di ba? Ano yan? Underage ba yan? Ano ba to? Story of Three Loves. Ang ganda ng katawan mo, Sel, oh. Grabe. Oh, sino kaya yung susunod na maganda katawan? No? Ito lang ko, wala. Dinaan lang sa mga paano-ano yan. Okay, yan, oh. Tapos si Lani, Mercado, tingnan nyo nga naman, ano, nakakatuwa, ano, Sel, how time flies, no, na si Lani ngayon ay isa ng congresswoman, tapos si Maricel din nga, ini-encourage ko maging public servant ang susunod na ito ang pinakamaganda ng life. May kukontribute sa ating mga fans, sa mga tagahanga natin. At sa mga taong patuloy tayong pinanonood,
Ito na yung pinaka-contribution. Pero alam mo, Sel, ikaw nang sa lahat ng mga na-achieve mo, nagawa mo, na-contribute mo sa industry, I really would like to see you as the next national artist. Aww. Sana magkakatotoo yung cookie. Oo, magkakatotoo yan, Sel. Tinan mo. Ay, John and Marsha ba to? Oo, Daddy knows best. Oo, di ba? Ako ang memory ko dyan, mauna ako, Sel. Uh-huh. Ang memory ko dyan, si Daddy Dolphy is very kind to everybody, very generous. Marami nang nakakaalam niya. Tahimik lang si Tito Dolphy. Si Tito Dolphy pala, no, doon ko na-realize na mga komedyante pala can be the one of the most serious people that you can talk to. Or yan pa, maganda pa yan. Nagulat ako how kung gaano siya katahimik, di ba, ano, Sel, sa totoong buhay. Pero di ba sa screen, pagka ako na panood yung si Tito Dolphy, talagang nakakatawa. Yung, excuse the word, ano, with all due respects, I would like to use the term, parang umaariba, no? Pero sa real life, tahimik na tahimik si Tito Dolphy, pero napaka-humble. Parang matagal na yun, ha? At na-realize ko talaga more than ever na mahal talaga ni Tito Dolphy si Maricel. Baby niya talaga si Maricel. Oo, kaya nga, di ba, kinikwento ko yung 14, hindi ako pinayagan talaga ni Daddy. Hindi ako pinayagan ni Daddy doon. Sabi niya, ano yun, magsusot ka ng kamison? Ang baby-baby mo pa, hindi. Ibahin mo! Ay, patayin pa lang. Kaya yun na, 16 na ako noon. Tingnan mo. Nakuha ako for underage. God is so good talaga. May kanya-kanya talagang blessings para sa atin. Yung underage talaga yung para sa iyo talaga, Sel. Perfect yung role. Para sa atin talaga yun. Uy, ito naman. Yesterday, today, and tomorrow. Yesterday, today, and tomorrow. Naku, ang memories. Tidak kulot ang buhok ko. Kulot na kulot. Tapos yung aming, ano, encounter ni Ate B dyan. Yun. Ang asawa na papalitan. Pero ang anak, Dilan. Ako ang kanyang anak. Dugo ng kanyang dugo. Ang anak, hindi napapalitan. Pero ang asawa, nahihiwalayan. Naitatapon. Ang anak, hindi napapalitan. Pero ang asawa, yan, nahihiwalayan. Ayun. Si Maricel Soriano na makakapagsabi ng dialogue na ito. Happy ang ano nito, ang memory ko nito. Sel, parang happy naman ako. Ako happy ako dito. Happy naman. Kasi kasama ko si Ate V, na kinalakihan ko din. Tapos si ikaw. Oo. Tapos si Gabby na forever crush. What? Ko. Forever crush ko. Sarap patrabaho si Ate V. Nako, ginakakatuwa yan eh, pag pinatawa mo, ang git-git. Ito yung kauna-unahan, Sel, na pag nalabas ko, simula nung nag-asawa ko. Ah, yan yun. Ito yun. Nahiyang-hiya ako, naalala ko, kasi first time ko kayong nakita lahat, na para bang na-starstruck ako sa inyong lahat, na feeling ko parang, totoo lang nga, hindi sa dinadown ko yung sarili ko, pero parang belong pa ba ako dito? Parang may kay pa ba ako dito? Lagi. Thank you naman, my sister. Lagi kang belong. Pero parang talaga kasi ako medyo wala, na ano dyan. Wala si Snooki, hindi wala ding Regal. At kung wala naman din Maricel Soriano, walang Regal. Aww. We love her all. At saka, Sel, ano, napansin ko yung time na yan, parang si Mother up na up dyan ng mga time yan. Excited na excited si Mother. Siya. Kasi first, ano po yan, first cover po ng Regal, na nagse-celebrate kami ng anniversary. So nandiyan talaga kumpleto kami nung time na nag-pictorial kami niyan. Yung mga tili ni Mother. Mga, oy! Asa na, ano ko? Asa na, labas mo na. Totoo. Tsaka yung ano niya, yung sensor, no? Sensorable to yun. Alam niya na yung mga medyo mura-mura ni Mother. Yung nakaka-miss in the sense na kasi authentic eh, sa kanya lang yun galing eh. Tsaka yung pagka-dual personality ni Mother na one minute, Ali! Galit na galit o kaya sa akin, Snooki! Maricel! Tapos pag mamaya konti naman, may kausap na siya sa telepono, hello? Yes? Oh, kamusta na?
Pero yung dahil ganun. Si mother, ganun lang yun. Pero loving. Pero loving naman si mother talaga sa akin. Oo, totoo yun. Kaya hindi nakaka... Kasi di ba tatawag siya ng tatawag, walang sumasagot. O siyempre, magagalit ka nga naman. Oo. Frustration niya. Hindi na baka nililipad. Sinasabi natin. Tita Linda. Oo. Linda Carter. Mami Mila. Mila Ocampo. Mami. Mila Ocampo. Ayan, masaya natin. Ano? Masaya naman. Yan ang best years namin ni Sel. No? Kasama namin ang mga mami namin. Yes. Kasi kahit ano pang sabihin, di ba, Sel? Mm-hmm. Talagang ang nanay ay talagang yun ang unang-unang kakampi sa'yo. Oo. Yun ang unang-unang mong safe person sa buhay mo. Kahit na minsan may hindi kami pagkakaunawaan ni Mami Mila, pero at the end of the day, siya pa rin talaga yung makikipaglaban para sa akin. Totoo yan. Si Tita Linda, hindi ko makalimutan kasi talagang napakabait ni Tita Linda. Very friendly, chika-chika-chika-chika din si Tita Linda. Alive na alive din si Tita Linda. Tapos si Tita Linda Carter, naalala ko, talagang ang ganda rin ng relationship nila ni Maricel. Mm-hmm. And si Maricel, kasi parang mommy, daughter, daughter-mommy. Yung parang, tama ba ako, Sel? Mm-hmm. Parang minsan baby mo si Tita Linda. Mm-hmm. Minsan si Tita Linda naman yung mommy ni Maricel. Kasi si Sel talaga yung ate talaga siya eh. Ay, ang sarap kausap ni Tita Mila. She's very intelligent. She's very intelligent and wow. Di ba, Miss Press Photography yan eh. Noong araw. Oh, ang ganda-ganda ni Tita Mila kaya. Oh. At the height of your rivalry, yung sa legal case niyo, hindi ba apektado yung mga matters? Ay, hindi. Hindi sila affected. Wala sila pa kaibigan sila. Kaibigan talaga sila. Si Rita Carter, sweet. Parang sneaky, sweet. Si Mila Ulam, medyo matalag at straightforward, parang Maricel. Oo. Parang nagkabaligtan. Ngayon kung mothers na rin kayo, what do you miss about your mothers? Ay, nako. Ako, halos lahat na miss ko sa mami ko. Kasi she's my friend, she's my best friend, actually. Mm-hmm. She's my rock. Eh, siyempre, nung nawala, parang minsan, ano, excuse my friends, ha? Parang minsan sinasabi mo, bakit pa ako nabubuhay kung wala naman ang mami ko? Parang ganon. Pero dapat hindi ako ganon. Kailangan life must go on. Move on ka na, Mel. Ako ganon din yung feeling ko. Diba? Sel, nung nawala si mami, parang nawalan ako ng kalahati ng katawan. Katawan mo, diba? Nang feeling ko nga nun, parang hindi ko akalain na ganon yung magiging feeling ko. Kasi feeling ko all the time, all those times, parang sa daddy ako. Pero madalas din kasi kaming nagkakaroon ng conflict ni Mami Mila. Pero nung nawala siya, doon ko na-feel siya talaga kung ano yung laki ng yung role na plinay ni Mami sa life ko. Kung gaano siya naging kaimportante sa buhay ko na talagang, ang laki talaga nang nawala sa akin na dumating din ako sa point no na nag-rebelde ako kasi parang feeling ko, parang nag-ano ko, parang pinarusahan ko yung sarili ko for a while. Kasi ang feeling ko parang in a way, baka kasalanan ko din kung bakit yung mami ko nag-pass on ng maaga. Hindi nyo na itatanong na sumakabilang buhay po when she was 69. Kung rin dahil nga sa depression din na nawala yung si mami, talagang nag-ano rin ako na napunta rin ako sa madilim na place sa buhay ko. But sa awa po ng Diyos, we're here. We're okay. Okay. Yun ang importante. Yung now. Yun na okay na tayo. Natanggap na natin. Tsaka, mag-move on na tayo. Things to ponder. Hebrews chapter 12, verse 1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us. Ito po ay isang panawagan sa lahat ng mga naniniwala at nagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon. That we need to restructure, reform, and rebuild our lives around God. Because His purpose for us is to make us better as His people. Iwasan ang anumang tiayon sa kanyang salita that easily puts us to trouble. Ayaw ng Panginoon na
mawalay tayo at mapariwara. That's why He calls on us to prepare for our race for a life with God. At dahil doon! Dahil doon. Magra-wrap up na po tayo. Thank you very much. Thank you very much, Cookie. Sel. Sa pag-guest mo sa akin dito. I love you very much. May next time pa to. Amen. Oh, yes. Thank you. At maraming salamashte po sa inyong lahat. Sana po yung mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo. At sana rin po, lagi kayong manood ng The Snooki Serna Channel. And of course po, huwag na kakalimutan po ang channel po na nag-iisang Diamond Star, The Maricel Soriano Channel. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsusubscribe sa kanya at sumusuporta po sa ating nag-iisang Diamond Star. Maria, may part 2 pa tayo. Oo naman. Yes, nakaabangan niyo po yun. Always remember guys, rain or shine, friends po tayo.